Salitaan po ng Duterte administration ang kauna-unahang
Habang sa civilian, nakapatay. At sabihin mo siya, umaapila sa ating mga kapatid na kung pwede ay tulungan sila na mabilisan ang takbo ng aso kasi sa ngayon, kung baka hindi pinapansin ng mga respondents, yung kanilang palawagan na kung pwede ay tatalo sila sa mga preliminary hearings. Pwede mabigyan ito mga kapatid kasi ang isa sa mga suspect o isa sa mga natutuluan ng aso dito ay governor. Ng katulad mamaya ay nalawagan si Mrs. Lydia Edralyn Pangilinan. Edralyn Pangilinan mamaya. Okay. Kayo, pwede ba? Kurahin muna si Kamon. Kamon, siguro, muna tulungan na sa inyo. Kahapon ay nilabas na ng Court Suprema yung ruling sa deklarasyon ng Pasyado. Hindi ang yung reactions at kung ano sa mga mababagin ninyo sa ating mga pag-insara buhay. Na-assessment niyo sa one year, lalo na 30 administration. Well, una-una, wala pa tayong dokumento sa desisyon. Kaya yung motor na 11-5, hindi natin alam yung bakayan. Pero on its face, actually 14-1 yan, no? Kasi yung tatlo na naghiwalay doon lamang sa punto ng scope ng Barcelona. Tingin nila ay Marawi, hindi po Mindanao. Pero ang pinaka-importante usapin kasi doon sa kaso nyo, yung factual basis, kailangan ba ng Marcia? At mukhang pinasabihin, halos ang nalimos yung social court na sabihin na talagang may nangyayari. Wala na lang kung rebellion or invasion. Kasi parang ginamit yan ng Malacanang, yung nasusitutin na sa kanyang argumento. Ang isang implikasyon ng agad, nabigyan na ano, ng positibo na post ng mga lumalaban nating mga sundalo sa Marawi. At dahil na-maintain na yung Marcelo, yung mga binalisosya, no? Patat lifting the bus ng threat dito natin sa mga violent extremists, kaya ang pinagamit sa mga ay magawa. So, ano to, ano? Affirmation ito ng decision ng presidente. Pero hindi nito nire-resolve pa yung ibang petisyon. Kasi may petisyon niya na in-question yung hindi pagbulong dito yung decision na doon ng Kongreso. Hindi pa yata ang decisionan yung pinakama sa petisyon. Pero, on the whole, ano? Ang one year ng presidente ay talagang punong-puno ng salita na pagpapagod. Ano, Greg? Well, one third. Hindi ako mas mataas ko sa kapitulo. 7 out of 10. No? Ang 3 dyan, kasi wala pa naman marami sa mga pulisa, hindi pa lang profil. Hindi mo pwede mo nalaan kung maraming nilagawa. Pero, halos lahat nung nilista ng pulisa, mula kampanya hanggang operation niya, hanggang suna-suna, may mga nangyari na at yung kailan ay matapos na. Ito sa mga larangan ng Tiger Fontaine, yung independent foreign policy, yung economic laws, you know, yung mga social reforms. Across the board ka lang, yun ang pinag-usap ko. Positive of 2007 kasi ang malaking bahagi ng noon kaya hindi ko yung sinas dahil mo bilang mag-usap. Ano si Pangulong Municipal 7 na service po mag-assist ng sarili after 6 years. Tapos na ma-tapos na yung mayroon terminal. Tapos na rin. Okay. Amon, magkabi ka muna at ito sa sandali kay Mayor Jun. Mayor, kaya just na meron kayong ano to, meron pa kayong mga presentation yata, no? Naging percent. Bakit sa tingin nyo ay Antipolo is the best place na dapat tipatan ng ating mga senador? Alam ko, may iba mga lumulutang na rin
lugar, kaya di ba ako ng PGC, di ba? Bukang sila rin yata ay naliligaw sa ating mga sarado. Pero sa ating mga kapatid sana, buhay ko sa bayan. Buhay at Antipolo is the best place na nilipatan natin. Sinado. Ako matagal-tagal ako nila punta ng Antipolo eh. Sinong hindi ba nakapunta sa inyo sa Antipolo? Pero ba? Ha? Lahat nakapunta lang. Oo. Erwin, kaya kawin pumunta ng Antipolo? Ha? Pero ba? Meron ka pa po dito lugar doon? Overlooking. Puro sa ano to, puro ang pinupuntahan mo sa ano eh. Sa overlooking eh. Okay. Mayor, why Antipolo? The best place na patilipatan ng ating mga sarado? Maraming salamat po, ano po. Wala. Next time, umpisa po ito, ano. Kasi ang tagi din po namin, why tagik? Why tagik? So, nung hindi namin masagot, may mga ibang kasama po tayo, nagsuggest, pabiro, bakit hindi siya Antipolo? So, siyempre, nagkaroon ng diskusyon, friendly conversation, at nakita namin, amongst ourselves, walang makapag-justify sa amin, sa mga nasa City Hall, mga employees, kasama po ako, walang makaisip na dahilan kung bakit sa tagik. So, we came up with several reasons kung bakit sa Antipolo. Pero, tama ko kayo, bakit ba pumasok ang Antipolo compared to Fort Bonifacio na? And by the way, Manong, hindi po ito sa global. Ito po ay sa naval base, sa main Loton. Sa main Loton po. So, although it's still part of Fort Bonifacio. So, bakit po ang Antipolo at kami ay sumali sa usapin? Well, una, lahat naman po siguro na nandito ngayon. Kasama po ang pamahalaan natin, ang gobyerno, Pangulo, at lahat ng pamahalaan ng iba't ibang bansa, naniniwala po na ang Senado at ang Kongreso or upper and lower house dapat nasa isang bubo. Lahat po, hindi naman lahat, pero 99% ng pamahalaan sa buong mundo magkakasama po ang lower at upper houses sa isang bubo. Nabanggit po ni Sir Mon kanina na tungkol doon sa desisyon ng Korte Suprema at may nabanggit po na hindi pa natatalakay yung hindi nila pag-tawag ng isang joint session. Eh siguro, kalayo po kasi ang lokasyon nila, kaya tinatamad po sila mag-tawag ng isang joint session. Isa ay nasa Pasay, at isa ay nasa Quezon City. Pero kung nasa isang bubong sila, sigurado po ako, madaling tumawag ng isang joint session. Pangalawa, bakit po kami narito? Tulad din po ninyo, lahat po tayo nata-traffic. Sino ba dito ang hindi nata-traffic? Lahat po tayo, kasama ang ating mahal na Pangulo, nagta-traffic araw-araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, nagta-traffic. Pangatlo, bakit po tayo narito? Karamihan po sa atin, kung hindi lahat, taxpayer din po. Mga nagbabayad din po tayo ng buwis sa pamahalaan at gusto natin gamitin sa tama ng pamahalaan ang buwis na ating pinaghihirapan. Yan lang po yung kakaunting dahilan at kung kinakailangan, nandiyan pa ho yung madaming dahilan kung bakit sa Antipolo at hindi sa Fort Bonifacio lumipad ko ang Senado. Thank you, Mayor. At nandiyan kami po ngayon ang local congress. Gusto rin natin pati ng isang maganda baga. At iwan kami natin sa ating forum ng mga si Congressman Belaro. Ang Juan ang Edukasyon. Partylist, maraming sa panumala sa kongreso na pwede natin pag-usapan. Ayun, umaga. Bati po na yun. Bong! Masigat umaga po sa ating lahat. Siguro, hindi siya mraksos mo kasi sinasabi ni Mayor. Okay na, Mayor? Napag ikaw ang kasama ang Kongreso, lower at sa upper houses, magpapagaling, magpatawag ng joint session? Okay. Ito po, sinabi ko na pwede sa long forum kasi yung nangyari ko ngayon sa pangayan ng Ordua Bills at ng Kongreso, ay dapat po ay wala naman yung controversy. I don't think that we have here and it will ever lead to a constitutional crisis. Because what we have here is a crisis of interpretation. Kasi po ako, hindi lang po sa pag-ano, medyo nagturo po tayo ng constitutional law, naginikan po tayo ng batas. At ito po ang aming pag-aaral nito. Kasi if we just follow the rule of law, then we will not be flooded with all these misinterpretations depending on the advocacy that they're pursuing.
Because if you follow the rule of law, ang premise mo doon is hierarchy of laws. At ang hierarchy of laws is the Constitution. Ngayon po, sa usaping ito, dalawang bagay po dapat natin, siguro dapat natin tandaan. Una yung separation of powers, at pangalawa yung checks and balances. Di po ba? Sa separation of powers mo na usapin, yung Kongreso po ay is paramount in its jurisdiction. Hindi sa kanyang kundi powers at power of inquiry. Wala pong question doon eh. Ang tanong po siguro doon, ano po ang specific procedure ng judicial review na pwedeng gawin ng Supreme Court sa Kongreso? Let us be professional on this thing, so hindi po natin pwedeng, hindi naman natin kaya magpangayan eh. We can certainly find a reasonable, logical, and commonsensical interpretation of the Constitution and the jurisprudence of the Supreme Court. Ang nangyari po kasi ngayon, it is the Court of Appeals in effect reviewing Congress. Wala po yan. Dapat po, Supreme Court. Di ba? Pangalawa, yung power of judicial review po is not as, hindi po siya as active as it seems. In fact, it is passive. Because if that would be the case, that would be judicial interference. Kung pala po, ilagay po natin sa tamang lugar, hindi po kasi din in-observe yung tamang proseso. The power of judicial review is a passive one, it's not active. It could be decided in a proper case. Ang tanong, is the habeas corpus filed with the Court of Appeals a proper case? Hindi po. Kasi ito po ang party nila hindi na po kasama nila yung Kongreso eh. Diba? Kung gusto po nila, dapat sila nag-file sa Supreme Court. Either by habeas corpus or by certiorari under Rule 65. Bakit naman mag-file yung Kongreso? Is this conducting its own job? Hindi naman po siya admin party, wala kasi yung cause of action, but mag-file a case. Hindi po ba? So if we just observe the rule of law, it is logical and reasonable, commonsensical interpretation. Wala pong constitutional crisis na mangyayari, but the crisis of interpretation. Kaya sa tuyo sa sabi na Cong na kasalanan ng mga Bugano lahat. May iba yung interpretasyon ng batas. Si Congressman Belaro, by the way, is an attorney. And himself, Bugano po yan, di ba? Ayan. May mga questions po tayo kay Congressman Niyawaya at saka kay Camon, kay Mayor. Pero bigyan na muna natin itong vaccine presentation ng ating mga staff ni Mayor sa Antipolo at ipapakita naman po yung mga dahilan dito, nagdagdagan ang mga dahilan. Bakit sa Antipolo kayo? Dapat pumunta na, Congressman Belaro, next time around. Pagkasama lang ang Senado at sa Kongreso dyan sa Antipolo. So that, the home of statesmen, the Philippine Senate on Hilltop, or a Hilltop. Yeah, tama-tama kaya rin na mga hiling sa overlooking doon sa Palace Point. Okay, sige ma'am, please. Magandang umaga po sa inyo lahat in behalf of Mayor Ynarez and the City Government of Antipolo. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad na binigay po ng mga kaibigan po natin dito sa media para po mapakinggan ang ilan po sa mga dahilan kung bakit Antipolo ang dapat piliin po para po sa relokasyon ng atin po ni Senate Building. At kanina, nabanggit po ni Mayor Jun yung ilan sa mga reasons. I-expong pa po natin yung ilan pa mga reasons po, highlighting din po yung proposal ng city. So, with that, so kanina, tinanong po natin, why Antipolo? So, nandito po kami ngayon para sagutin, bakit nga po ba Antipolo? Why the wise, not just one, but an assembly of them, an institution like the Senate, along with the offices and services that support its affairs, should be in a mountain that is Antipolo. So, isa po sa mga dahilan namin na binigit rin po yung mayor kanina, yung spatial proximity. Habang mas malapit po ang Kongreso natin sa ating Senado, mas madali po yung coordination, plus the fact na bukod sa coordination, magkakaroon po ng mas efficient na takbo po sa ating legislative measure. So, locating the Senate as close as practicable to the Congress will be a welcome change to the people it serves. So it is in this light that the city government of Antipolo offers a portion of its proposed government center situated at the eastern road corridor of the city. This I will emphasize at no land cost to the Senate. I will not dwell into this anymore po, so magbibigay na lang po ako ng mga highlights dun sa ating pong reasons kung bakit.
So today we lay down our cards. We want the Senate in Antipolo, and what does it take for us to get a yes? So the succeeding parts will show. These are the gateways. First, I will introduce you to the gateways to Antipolo. Paano nga ba po pumunta sa Antipolo? The gateways going to Antipolo, particularly the site. Kaya nanarinig po natin yung comment sir, bagong daan po ba yun? Actually, it's the same road sa Marcos Highway po yung pinadaanan natin. Ang tinatawag lang po ngayon po sa Marcos Highway is Marikina and Pantalon. So it's the same highway na pinaluwag lamang po yung 8 lanes. So this is the proposed site. Nakita nyo po kanina. This is the relative location of the stakeholders po natin. This is the area of the Senate of the Philippines, Port Bonifacio, malapit po sa Manila Bay. Gataas ang pabansa, malapit po siya sa Antipolo Government Center natin o yung site. And then this is the Antipolo City Poblacion ng Cathedral. Pagtilingan po natin, 30 minutes lang po ang pagitan ng Antipolo City Government Center to the Bataas ang pabansa pag ginamit po natin ang San Mateo. On the other hand, ngayon po, nakalocate ang Senate of the Philippines na ayon po sa P-Box ay nasa Tsunami Prone area. So dito po sa area po ito. So these are the entry points na nakita niyo po kanina. 40, sabi may traffic ba? 45 minutes lang po yan from Quezon City Circle dito po. 45 minutes from Liga via C5 and C6.
30 minutes lang po from Cubata, San Bayan, San Mateo, and 45 minutes naman po pagka sa Ortigas Center. So this is the proposed site. This is a map of the city of Antipolo, geographically at the center of the Eastern Growth Corridor and centro rin po ng city of Antipolo. This is the proposed site. This is a 25-hectare property and gagawin po sa Philippine Senate should they choose 25 hectares. Kung mapapansin niyo po, sabi nila, mukhang hindi pa yan developed ha. Pag tinignan niyo po, ito lamang po yung Marcos Highway, this portion. Andito na po yung site, around 200 to 300 meters lang po from the site. So napaka-accessible po niya from the road. Overlooking pa siya. It's a mixed-use development known as a land unit development. Meron na po kaming road network built up dun sa area. So pwede na pong accessible na po yung area. And these are some of the existing facilities na po na matatagpuan sa government center ng City of Antipolo. This is around 64 hectares of the property of the city government at 25 hectares po intended for the Senate. These are the major transportation and road project in the city of Antipolo. So magkakaroon po tayo ng Metro Manila Expressway Project or MMEP o yung tinatawag po natin C6. Yan, connecting na po ito. Ang C16 po natin may phases 1, 2, and 3 na magkoconnect na rin po sa NLEX at saka SLEX. So you could just imagine the impact that it will create pagdating po sa traffic management dun sa area. And then, the LRT Line 2 project is 15 minutes drive to the site from the last station. So ito po yung last station na pinaplano po sa Cogeo area. And from this last station, 15 minutes lang po siya papunta dun sa government center. These are some of the regional development projects. Again, to enhance, hindi lamang po yung traffic management, but all those projects that it could influence yung development po dun sa area. Kasi most of the time, sinasabi po, isolated yung area. But it's the contrary. So these are some of the regional development projects. We have the LRT Line 2 East Extension, the C6, the Laguna Lakeshore Expressway Type, LLBP, the result is East Lake Development or the RED Project. And then we also have the Mega World 5 Billion Township Project. So ang development po ng Mega World, darating na rin po sa City of Antipolo. Pareho lang po yan nung development na ginawa nila sa Eastwood. These are some of the details. We have the LRT Line 2 Extension. Sa ngayon po, nasa Masinag pa lang yan, pero papunta pa rin po ng Cogeo. So ano po yung magiging impact niya? Travel time from Recto to Masinag, usually po pag, from Recto, 3 hours po yan. Pero pag nagawa na po via LRT, ang buong station po until Cogeo, 40 minutes na lang po yan. And then we have the C6 project. Kanina nabanggit ko, pagdudugtungin niya yung SLEX and NLEX, phases 1 to 3. So, what ano yung impact ng development? From SLEX to NLEX, 45 minutes na lang siya. From Santo Tomas, Batangas to Antipolo site, it's around 1 hour and 30 minutes. And from NLEX, sa area po ng Marilao to Antipolo site, 50 minutes. Target completion po nito is August 2020. Laguna Lakeshore Expressway Dike or LLEB, it's a dike designed for a 100-year flood. Travel time po, ang impact niya, travel time from Los Baños to Antipolo by LLEB and C6, isang oras na lang po. And then the Bizal East Lake Development Red Project, this will complement the LLEB, its impact. Traffic is expected to be reduced by 12 to 45%. Again, it's one of the projects that could influence the development of the site is the Mega World 5 Billion Township Project. Concept is based on an urban township in Eastwood. So yung lahat po na nakapunta na sa Eastwood, pagkakaroon po na ganoon sa Antipolo, and the timeline of development by Mega World is on 2022. The 2022 po. So these are protective services. Importante rin po kasi sa Senate as well as the Congress na meron po tayong practical contingency. So these are the site is surrounded by these protective services from police station, military camps, fire stations, andito po lahat yun. Campaginaldo is just 15 minutes away.
Pak Nagyensa, 35 minutes, and Pak Patiti, 45. So this is the proposed building. This is the concept. The design concept based on our, is derived from the plan. This is the concept. The zone besides Mindanao, being the rays of the sun, represents the 8 provinces. This is the surrounding area. These are corridors of the site. These are some of the facilities for the Senate building. And this is the proposed iconic building for the Senate. The design development phase or the project will take around 4 years. Remember po, the Senate will not transfer today, but by the time of transfer, all expected developments shall be in place. These are some of the iconic buildings lang po na nagsimula po sila from scratch. They brought development instead doon sa area na walang development. So these are the decision points. Senate building site selection decision points. Not choosing Antipolo would mean the following foregone benefits. So ibig sabihin, pag hindi po natin pinili ang Antipolo, ito po yung mawawala. An opportunity cost of around 4.148 billion, representing the estimated land acquisition cost, building construction cost, and this is exclusive of land development cost. So makakatipig po ang Senate ng 4.148 billion, enough to house around 5,000 economic housing units room sa area po na 25 hectares. The site, a site that is farther away from the valley fault system. Ang Antipolo po, hindi located sa both sa east at saka po sa west valley fault. A serene green and scenic views offered by less populated upland area, and the site is also flood-free. Hindi po kami dinadalo masyado ng bagyo. Pagdating po ng Sierra Madre, pinoprotektahan na po ang city of Antipolo. So we have limitless option for sprawling type of site development. Architect's playground po yan, planner's playground. And you can do anything good sa site. And then a smooth flowing road network to the Senate. Kanina nakita nyo po, 8-lane road. The opportunity to contribute to regional development. The Senate is an economic magnet. Always sinasabi po natin, we want Metro Manila to be decongested. Pero wala pa pong effort kung paano natin ito i-decongest. Nobody wants to start. So the city of Antipolo would like to propose this site para po masagutan yung decongestion. And then the opportunity to contribute to the effort to decongest Metro Manila. Alam niyo po ba na kapag na-traffic tayo, around 1.7 million per minute ang nasasayang po natin, or roughly 2.4 billion per day, or 876 billion a year. So pag nakita niyo po yung mga regional development projects sa city of Antipolo, you could only expect that traffic in Antipolo will only get better. On the other hand, even without the Senate, ganito na po ang nawawala sa atin because of the traffic. So these are just some of the program benefits. Laging gagalaw, di ba nakaapak sa yan? Sa fault line? No, sir. Even in the east and west valley fault po, according to e-box study and LIGA din po, hindi kasama po ang Antipolo sa... Ito, sir. Ito po yung listing ng west valley fault sa east valley fault affected areas. So, Antipolo is not in the list. Okay, so, gentlemen and ladies, pagkakalap ito lang. Si Mayo, si Coros Mamilaro, si Gamon. And of course, si Maya may napati si Ma'am Mr. Tolentino may have yan. Okay. From ILOCOS TV. Hi, sir. Hey, Mayor, hello. Maraming Well, of course, may indirect benefits sa amin. That's why we're here. We're not hypocrites to say na wala po kaming mga buhay in return. Sa lahat po ng mga nagdaang Pangulo, simula po ni President Marcos, palagi na po sinasabi ng mga nagdaang administrasyon na we have to come up with new growth centers outside Metro Manila. Simula po 1980s, 1990s, sinasabi na po yan. Even Architect Palafox, pinanggit na rin po yan. Pero hindi po nangyayari.
So with this proposal, at kung sakaling mapili po ang Antipolo, it would definitely help rural development, lalo na po sa parte po ng Rizal, Quezon, and nearby provinces, including nearby municipalities in Manila like Marikina. Second, yung pagpasok ng negosyo, automatic kasama po yung trabaho dito. So, yung mga nabanggit po kanina na bendisyo po sa pangkalahatan, yun po yung nakita nyo. Pero sa amin po, sabi mo nga, kung sakaling lumipat po ang Senado, without me lifting a finger, yung mga proyekto na pangangailangan ng bandang ng lugar namin at ang ibang mga malalapit na lugar, sigurado po, it will follow. Sabi ang biro ko nga po, kapag lumipat ang Senado saan, yung LRT na dapat hanggang Cogeo, pag lumipat ang Senado, baka hanggang Tanay, umabot ang LRT. Because sila po yung araw-araw na nadaan doon, sila po makakakita ng mga pangangailangan din namin. And of course, sila po may hamak ng power of the purse. So, yung mga proyektong nabanggit na in the pipeline, nahawak ng iba't ibang ahensya ng pamalang nasyonal like DPWH, DOTR, at iba pa, sigurado, mangyayari yan at sigurado, mas bibilis pa. So that's what we stand to gain kung sakaling mabili ko. Have you presented this already to the Senate? And ano yung sabi nila? Have you presented both to the honorable senators and to the employees. Kung makikita niyo po yung presentation ng Taguig, or not Taguig LGU, but BCDA. It's BCDA and Antipolo Local Government Unit presenting. Kung makikita niyo po, ang presentation ng BCDA, hindi po nila binabanggit yung good points. Wala po silang binanggit sa good points about BCDA or about Taguig. Wala. Zero. Bakit? Dahil ang Senado, ang lumapit sa kanila at sinabi gusto namin sa Fort Bonifacio. So bakit nila kailangan ipakita o ipresenta yung mga magagandang bagay kung meron man ang BCDA kung sila na ang nilapitan? Whereas ang aming presentasyon, yung nakita niyo bahagi, nakita niyo po kanina, kami ang nangliligaw sa Senado. No? So, magkaiba po eh, magkaiba. Kaya nga ang pilit ko pong kinatanong sa mga kasama ko, you know, mapili man ang Antipolo or hindi, I personally and officially, panalo na po ako. Bakit to? Personally, ako po, mahina po ang isip ko, hindi po ako madali ng tao. I believe bobo po ako. Pero, at madami po ako mga hindi masagot na tanong. So kung mapili po ang Antipolo, then we're proven right. At kung hindi naman po mapili ang Antipolo City, maliwanagan po ako kung ano yung dahilan bakit dapat piliin ang Fort Bonifacio over Antipolo. And with that, personally, I learned something new. Because sa araw na ito, hindi ko po makita ang isang dahilan over several reasons kung bakit dapat sa Fort Bonifacio. Up to now, and I hope you could help me figure out today, ano ang isang aspeto, isa lang, na mas maganda or magandang dahilan para lumipat po sa Fort Bonifacio. Officially, I stand to gain also. Kung mapili ang Antipolo, nabanggit ko na po kung ano yung mga makukuha namin benepisyo. Kung hindi mapili ang Antipolo, I was able to introduce Antipolo to the entire Philippines and promote our city. So officially, mapili man ang Taguig, meron pa rin po kami na kita sa proseso ang tinaanan namin. May bidding ba? Kasi yung nag-mention nyo lang yung Taguig, Antipolo. Meron pang ibang, sino magdi-desisyon at saka yung Senate yata nag-ahanap sila ni Lugi for another place, no? Meron ba, nakabidding ba kayo? Magandahan, tapos meron mo mga specifications na dapat i-achieve. Sir, buti. Salamat po na tanong niyo po yan. Walang bidding po ito.
And speaking of bidding, tuwing may bidding or tuwing may mga ganitong transaksyon, palagi po nasa eksena ang Commission on Audit, ang COA. At meron po tayong binabanggit, or ang COA palagi, may binabanggit po yan, sinusulatan po ang mga iba't-ibang ahensya ng pamahalaan, at tuwing may nakikita sila na ang tawag nila po ay unnecessary expenditures, they call our attention. Sa Tagalog, hindi po kinakailangan, kinakailangan na paglaanan ng pondo. So, kukungin mo ng Tagalog mo. But, with the two choices, kung dito po sa Taguig, nagagastos ng mahigit 6 billion total, 6 point something billion versus 2 point something billion sa Antipolo. So, 4 na billion po mahigit ang matitibit. Sa transfer pa lang po yun, sa lokasyon pa lang po yun. Hindi pa po kasama yung araw-araw, according to JICA, na nawawalan po tayo ng 4 na billion piso sa traffic dahil po sa productivity loss. So, 4 na billion sa transaction pa lang na ito, 4 na billion araw-araw sa traffic. So, sana, well, sa tingin ko naman po, sisiguraduhin ng Senado na ito ay dadaan sa tamang proseso po. So kung wala mang bidding, alam ko naman po na katulad sa amin, walang bidding, pero this is a donation, government to government po. Whereas sa BCDA po, kailangan po bilhin at bayaran po ng Senado ang BCDA. Mayor, you mentioned about LRT, LRT transport. Hindi naman nag-may LRT Senado. Pwede siguro yung mga empleyado. Pero kung patuloy ng housing doon sa lugar na yan, hindi sila kailangan mag- Pero ang punto is, parang masyado siyang malayo sa Malacanang. Alam naman natin yung mga factions between Malacanang, Congress, and then hindi laging mayroon ng gano'n. Masyado siyang malayo to travel away from Malacanang to Antipolo. Tama po, Manong, tama po. But kailangan po natin tandaan na ang pinaka-unang, pinaka, yung primary role or trabaho ng Senado o ng Kongreso ay nandito po ang ating abogadong congressman, ang pangunahing papel na dapat gampanan po ng Kongreso ay magpasa ng batas. And in the process, kailangan po mag-usap ng dalawang houses. Mas madalas naman po siguro sila nag-uusap kaysa sa pag-uusap, sa pag-uusap nila sa Malacanang. And speaking of government institutions, kung titignan po natin, i-google po natin ngayon araw, tignan po natin ang direktoryo, mas madami po ang ahensya ng gobyerno na nasa Quezon City. Kalahati po ng lahat ng major government agencies in the country. Kasi po, Manong, pinagsalitang senador, sabi po, paano yung mga resource persons na pinapatawag namin araw-araw? Kailangan malapit sila sa amin. Tama, I agree. I-google natin. Nasaan ba ang kalahati ng major government agencies? Mahigit kalahati po, nasa Quezon City. Mahigit kalahati po, mas malapit sa Antipolo, kung yun po ang dahilan natin. Kung isama natin ang minor, yung mga attached agencies, maliliit na ahensya, down the middle, hati po. Hindi po nakakalamang ang Antipolo, hindi po nakakalamang ang Taguig. Pero kung major government institutions, mga yung mga malalaking ahensya, mas madami po sa Quezon City. So yun po yung aming sagot sa sinasabi na pag nagpapatawag po ng mga resource leaders. Pero Manong, gusto ko lang po mag-komento sa nabanggit niyo po kanina na hindi po nag-LRT or MRT ang mga senador. Tama po kayo at yung pong aming proposal, lalo na po sa mga empleyado, nung aming nakausap ko yung mga employees, wala pa po silang 2,000, 1,800, 1,907 employees. And yung mong nabanggit ni Ms. Wen kanina, nasa 4 na billion lang na matitipid sa paglipat pa lang. Sa 4 na billion, magpagawa lang kami ng bahay sa pag-ibig at 800,000 pesos per economic lot, per economic unit, housing unit na pag-ibig, makagawa na po kayo ng 4,000 bahay. Or sa 5 billion, 4,000 bahay. Kahit bigyan po natin tigna dalawang bahay ng pag-ibig, naggawa ng pag-ibig ang isang empleyado,
sobra pa rin po. Magtatayo kayo na housing nila po. Sinabi, ang proposal ko rin po sa mga senador, naiintindihan ko po, nalalayuan po sila dahil ang bahay po nila, two-thirds sa kanila, taga-south. Bahay po ng mga senador. Either Forbes Park, tas Marinas Village, Ayala, Alabang. So, doon po sila sa south. Ang proposal ko po, doon sa 4 million, kung gusto po nila, at kung yan lang talaga ang dahilan nila, naniniwala ko iba, baka may mas malalim na dahilan. Pero kung sa kasakali na yun po ang dahilan, yung 4 na milyon, isama na rin po natin. 2 million, 2,000 economic plus for employees. Yung 2 million na balansi, magpagawa po, 24 na senador ng mansyon, tigit-tigisa, doon po sa Antipolo. At habang senador sila, gamitin nila. At pag hindi na po sila senador, yung susunod na senador, ang gumamit po. So, masasagot po yung layo po ng senador sa ating senador. Mas maganda ka pangawin, araw-araw. Mag-absent man, nandun pa rin mga senador sa vicinity, sa compound. Mayor, sa ganda po niya yung asama po sa pagbalagyan ng mga mahal, pabahay lahat. Kasi importante po, lamang na lamang po, para sa akin po, lamang na lamang ang Congress of Senate. Sa Antipolo, sapagkat sa hangin po lamang lalang na pinay lamang na, ang Quezon City po puro dumi at nahinid ang hangin. Pero sa Antipolo, pabon po lagi yun, sapagkat ang hangin po'y napakalinis. Ngayon, kasama po ba sa mga pabahay? Pabahay, dapat po talaga may mga pabahay ang impyado, may pabahay ang mga senador sa Senate. Wala lang po silang hihilingin pa. Napakaganda po ng opinyo sa Senate at sa Kongreso. Mayor, ng Antipolo yan ito si Pastor Jesse. Pabalay ka nga, mayroon akong tahimikman doon sa Antipolo. Okay. Talaga din sa, ngayon ko'y okay na kay Mayor yun. Baka mag-miss out sa talihan ang ating mga pinsala ko ay yung isa sa mga advisory natin kay Congressman Belaro na nagdito naman. Yung issue ng Marawi, I understand there are movements si Congressman Belaro na kung pwede ay tumulong ang Kongreso sa construction ng Marawi City. Can you explain on yung panukala mo sa Kongreso? Ano po yata yung isa sa pinakamura na nagkain ng resolution ng bill about Marawi construction? Because yung po ang aking panukala ay pag I think 20 billion na for this year, isang resolution to reconsider na 2018 ka 30 billion pesos for Marawi. Ito naman po kasi ang thinking ko po dito is that we should convert misery into an opportunity. And at the same time, we could show a signal in the world that we are not deterred by any acts of terrorism. So instead of being a misfortune to the residents of Marawi, we can convert Marawi to a city of peace, progress, and brotherhood. So yun po ang next step. Yes. By using budget vote. Ang idea ko po dyan, sir, is that we can get it from the funds which are not being used. For example, right now, this year, midway lang po yung budget natin. Marami pa po na mag-committed na may gamit. Intelligence funds, gender and development funds, na yung kaya nag-atap. So I think this is high time that the government, executive department, should take a look at this present reserve of funds. Yung mga hindi pa rin gamit, they can use it even for calamity. To allocate for the construction of Marawi. Sir, GB. Yes, sir, good. Kasi tumataas ang dalang namin. Pero dito ko ako sa pinigong niya. At ako sa palagay mo, kung magpapatuloy itong mga kaya sa Marawi, alam mo naman yung ekonomiya natin, nakasentro sa Manila at sa kapaligid. Basta hindi makakuhan yung ekonomiya sa Traluson o in Tagalog, that accounts for around 70% ng ekonomiya. At ang GDP growth, actually, marami pari ka rin. Ang isa pang source ng growth natin, yung GDP o yung remittances, ay natang mula kita. Marawi kasi hindi naman gano'ng ka-develop eh. In fact, ang Manausor is the poorest province of the Pilipinas.
70% ng tao na hirap. Kaya nga, dobre, malidya yung nangyari sa kanila. Kung yung labanan lamang, tingin ko, as long as hindi mag-spill over into itong mga areas na sinabi ko, hindi masyadong wali yung problema. Ang may problema ng industriya yung turismo. Kasi yung tourism, alam nga dyan, mostly kapas na may nila yan. At malapit ko sa mga lugar na nagkakaroon ng rebellion. Pero hindi pa naman contributor ang tourism na ganyang kalaki. So, malita na yun pa. Well, yun yung bagayan in relation to 2019 elections. Kahit ano pa man yung dahilan na gagamitin, yung nagagamitin. Oo, kasi alam naman natin, wala namang nagdadagdag ng mga pwesto sa isang lokal na area, no? Para sa gobyerno. Eh, tumatanda ng third generation nila lahat. Kaya nagkakaroon na yung mga pangayang tingin ko. Diyos, hindi ka lang sa mga ganyan. Yung issue, tingin ko, totoo, baka yung sa tubay ko, no? At posible talaga may criminal na charges na magkukuha out of it. Pero kung tinatanong may motivo, tingin ko, yung sagot. Ang tungkol ko lang po kasi dito, sir, this might set up precedent. We should be concerned about setting precedents with the situation right now between the Court of Appeals and Congress. Because, sinabi ko po kanina, if you are misguided by the rule of law, meaning a reasonable, commonsensical, and logical interpretation of the rule of law, there will be no constitutional crisis. It's just a matter of interpreting rightly the Constitution. O ito po ko, kasi ito po ang medyo brin ko sa nangyayaring ano ngayon, parang yung Congress yung offensive. It's not true. In fact, it is the other way around. Congress is being deprived of its constitutionally granted power. Hindi lang po masyadong siguro mga taliwanan. Diba? Because if you were to allow this situation, any regional trial court, any court of appeals justice, can render inutile the power of contempt and the power of investigation. Congress. That is an indictment of the framers of the Constitution. So if you are just being governed by the rule of law, it's proper, commonsensical, and biased interpretation. There is no room for this controversy. Di po ba? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Malacanang at unang-una po kay Music Joel Enco sa ginagawa niyang tulong sa amin sa simula pa lang po hanggang ngayon. At ang hinahin ko lang po, sana po tutukan ng DOJ ang sinapanaming kaso para sa hustisyang hinahangad namin ang pamilya namin. At hinihingi ko po sana sa katulad yung mga media na sa malaking tulong po itong ginagawa nyo, natutukan yung kasong itong sinamba namin sa kaso ng asawa ko sa Catanduanes. Yun lang po at marami po salamat sa inyo. Okay. May follow-up na kayo kay Ma'am Edralyn. Si Pangulong Duterte kasi dumalaw doon sa pamilya ang namasakre sa Bulacan. What is the sa drugs? Kaysa na namasakre. Ang mister po niyo ay napatay sa pinagpapalagay natin ng kasangang exposure sa drugs. At ang media man na nag-expose, baka yung nalaging dahilan nito ay na-discover yung mega Shabu Laboratory sa Catanduanes. Baka yung ginamit pang drugs doon na pumalat sa buong bansa na sanihin ngayon ay galing doon sa Catanduanes. So hindi natin dapat ismulin yung issue nito ni Larry. Dapat siguro matutukan mabuti ng Malacanang ito. Bukod kay Secretary Kayusek Joel Eco, talagang tutukan mo yan kasi exposure po yan. Ang tanong ko sa inyo, after na-expose yung asawa nyo at nang tungkol sa mega
Shabu Laboratory. Ano po nangyari doon sa laboratorio na yun? Para nakalimutan na natin. Patayin na po ang issue ng Mega Shabu Laboratory sa Catanduanes. Hinihiling ko po sa Pangulo, tutupan po itong kasong to sa Mega Shabu Laboratory sa Catanduanes. Ang asawa ko namatay dahil nai-issue din po sa Mega Shabu Laboratory. Nag-imbestiga po sila rito sa Mega Shabu. At sana po hindi naman masayang ang pagkamatay ng asawa ko. Justisya lang po para sa pamilya namin, katahimikan namin lahat. Yun lang po. Okay, next. Ali. Ali mo ka. Maraming salamat po, Kakay. Ito po ay pala kay Congressman Salvador Belaro. Yes. Muna po sir, magkapasalamat ako. Isa ka sa nagpungkahi sa Congress para sa allotment fund for the rehabilitation or immediate rehabilitation of Marawi City for the sake of my Muslim brothers, no? Dapat na, may kasama ang Muslim eh. Nandito sa mga congressman namin. Kaya lang, hindi ko pa nakitanong sa lobby na dito eh. Alam mo, few of the Muslims, intellectual leaders, madalas namin sinasabi na sana magkaroon kami ng changes of leadership. Dahil hindi namin may pagkakatiwala ang buhay namin at saka mga kayamanan sa mga leaders namin ngayon. Well, balik tayo po doon sa sinasabi niyo po na allotment sa rehabilitation sa Marawi City. Additional po ito, Congressman, baka po makatulong ka. Sapagkat ito po, Marawi City is the capital of Lanao del Sur at doon po sa mga neighboring municipalities in the whole of the province of Lanao del Sur, composed of 40 municipalities, nangangailangan din po yan ng tulong. At ngayon, baka po hindi isama doon po yung mga problema sa ibang-ibang municipalities in the province of Lanao del Sur. Tulad yung irrigation system, yung water and sanitation, at saka yung electrification. Dahil yung electrification po, although manggagaling sa amin ng power ng electricity sa buong Mindanao, minsan po experience namin po yan. Hanggang ngayon, half moon lang, half light lang yung natatamo namin. Hindi kami naka-experience na 24 hours mayroon light at hindi pa buo yung light, yung electric power na nasa bawat tahanan ng ating mga kababayan. So ito po ay pinaka-importante po. Sapagkat itong electrification, kung walang electrification, walang water and sanitation na malinis sa isang lugar, hindi po magkakaroon ng development po yan. Hindi po ba? Dahil doon manggagaling yung mga innovation ng tao na pagkakakita nila sa kanilang, para sa kanilang ganang buhay. So ipangalaw po dito, yung Marawi City po as of now, hindi pa natin matiyak kung kailan magtatapos yan. Kaya lang kami po ay nangangamba bilang Muslim sapagkat ginagamit ngayon yung issue sa IS. Nasabi nila baka mag-skelet, nag-re-recruit ng maraming tao, maraming supporters. Yan po, sasabihin ko po sa inyo, sa aking palagay, marami po akong nakausap ng mga Muslim religious sectors na hindi po namin yan sinusuportan. Ayong ideology ng Islamic IS, Islamic State, na papatay ka ng Muslim o sinumang tao kung hindi ka susunod sa kanilang religion. In fact, ang Islam religion po, no compulsion, no offensive, but defensive in the last big fight. Pero yung ginagawa po na yan, galing yan kay yung Amer na nag-operate globally, ito si Abu Bakar Bugdadi, ideology lang po yan. Pero pinagkaisan po yan ang buong tao sa daigdi Muslim na yan po ay sinisira ng Islam religion. Yan po. Electrification, water and sanitation na dapat mag-spread yan doon sa bawat municipality. Kasi kaya-kaya naman ng gobyerno, yun ang pinaka-importante din. At saka yung at irrigation po, sir. Paano matulong ang Congress yung matulong ko? Kasi natulong mo kay Congressman Belaro, paano matulong ang Congress yung ba? Siyempre po, alam mo naman po, ang Congress of the Philippines, sila po ang gumagawa ng budget. No? Gumagawa ng budget kung saan po mga priorities ng national government, they need more funding for that matter. Okay.
Yes. Salamat po sa pag-recognize sa aming effort. Yung kung ano, we will try to maximize the benefits of this proposal kung saan mong kumakarating. Pero ang thinking ko po dyan, like in economics, karoon mo tayong konsepto ng 4DJs. May nagtayo ako ng isang meeting, naturally, we will take care of the, all the other ancillary services like electrification, irrigation, sanitation. So, implied na po siya makasama ito. Bakit lang po, dito na po sinasabi yung concept ng hindi kasama yung sa isang everything. Kasi kami po, kung magiging Muslim, yung they're not supporting the ISIS initiative. Siguro ang isang konkretong bagay po na pwede magawa niya is to include up the Mindanao State University being one of the biggest university systems in the Philippines. Kasi marami silang campuses for the indoctrination of this concept of Mindanao State University is in Malaysia. But in fact, it's supporting peace. It's not in any supporting peace there is to siguro isang konkretong pwede mo magawa niya. And part of the proposed 30 billion project is to give, I think, 10.5 billion to education in that proposal. Lakay. Good morning po, Mayor Yun Ynarez. Ang presidente po ng Senate ngayon ay pinipilaban sa katawahan ni Kuko Pimentel. Ang tanong ko po, simple lang, ano na po ang partido ninyo ngayon? Simulan sa poll, hindi pa ko nagpalit post-EDSA Revolution, post-EDSA 1 Revolution, NPC. Ever since, nagpalit po mga pangulo, hindi po kami nagpalit ng partido kahit kailan. Ng partido? NPC po, NPC. Ano tinutong po sa tarong po? Hindi, kasi yung proposal niyo for the transfer of the Senate to Antipolo, magiging smooth sailing yan kung kapartido nyo siya. Hindi ba? Kami po naniniwala, mga senador po, ano naman po yan? Ang magpapasiyan ko nila ay hindi naman po yung I open pray, hindi po yung party affiliation or any personal reason. Kundi po yung mga napag-usapan na tapon po siya. Sir, matatandaan niyo yung cherries, di ba? Nagkaroon ng pag-uro last night. Huwag lang kaya sumisunod ako lang siya. Hindi ba siya nakita niyo yung mga area sa dalawang niya sa kahit na sinabi? Ibaro ng dalawang. Hindi kaya malayo siya sa West Valley Hall, di ba? Pero yung sinabi kayo asa, nasa dito pa eh. So, yung option na yun. Ang mga dito pa, hindi kaya delikado. Anong resulta ng ginawang pag-aaral ng pinos siya? Sir, mabuti rin na namabitin po yan, no? Pero mahirap, ang hirap din naman ng market po ng aming proposal because itself, ano masabihin ko po, it's self-serving. Palagi po may bahid ng pagtitingnan na bias. Kaya po, as much as possible, kumuha po kami ng mga ibang ahensya, third party, para sila po magsalita at sila po mag-desisyon kung ano po dapat sa dalawa at tumabay sa amin po, no? Naimbitahan po ang FIVOX ng Senado at ang FIVOX po ang nagsabi na huwag support at mas pipiliin po nila ang nabagay po na lugar sa Antipolo. So it was FIVOX who chose Antipolo over Fort Bonifacio. Sir, sa mga si Palapok, si Marasabi, yes. Kami naman din ba siya, gano'ng mag-iba yung punta siya? Kasi kung lang rin na kung nasa pagpapunan ng punta, walang punta pa yan, walang adobe yan, gano'ng kalagi yung ministrate ng punta siya na kitatayigas at tinatayigas. The architect, Palafox is an architect. So, yung usapin po yun, ipapakubaya muna sa mga ahensya tulad ng FIVOX or MGB at iba pang government agencies. Ang sa kanya po, kaya po siya nagsalita at kaya po siya pumupo sa Antipolo is it's because of the promotion of rural development and other development growth centers outside Metro Manila in accordance with the pronouncements of previous administrations, you know, decentralization, decongestion, and so on and so forth. Nabanggit po kanina yung ating mga kapatid sa Marawi at sa Mindanao. Yung una po namin nabanggit na kung saan pwede gamitin itong savings na ito
Dati po kasi ang sabi ng mahal na Pangulo, he needs 10 million pesos to rehabilitate Marawi. So right there and then, sabi ko namin po, hindi naman pala, bakit hindi nyo na gamitin yung 5 million na matitipid na dito sa Senado pag-ipas sa Antipolo? At yun ang ito din nyo. Nagsalita po ang ating buti yung congressman. He's trying to raise funds. No? So, bakit dito po yung gamitin natin? Para makatulong po sa mga kababayan po natin sa Mindanao at sa Marawi particularly. Nabanggit po ang GDP kanina, ngayon may kaguluhan sa Marawi, bakit hindi po masyadong apektado ang ating ekonomiya at ang ating GDP? Specifically, sabi po, ang ekonomiya nasa Metro Manila, wala po sa Marawi. Alam niyo po, ang mga negosyante sa Fort Bonifacio, ayaw po ito. Ayaw po nila na nandoon ang Senado. Siyempre, wala akong gusto magsalita. Pero ayaw po nila nandoon ang Senado. Bakit? Ang mga negosyo, ayaw po ng paminsan-minsan ay may rally sa kanilang lugar. Nakakasira po sa kanilang negosyo po yan. Pangalawa, you expose them to terrorism activities. Kaya magiging target po ang Senado, being a government institution. Kung nilagay niyo po ang gusari, ang 50-story building sa Fort Bonifacio, dinamay niyo po yung mga katabi ng building at naging target din sila. Dahil nandun po ang Senado. Dalhin natin sa Antipolo, magkagulo man doon, hindi po apektado ang ating GDP. Salamat po. Mayroon, matulog ko lang. Nagkakaroon ng informal survey among senators. At para ito, baka siguro ang nakuha niyong feedback ay mas marami yung sumusuporta. Kaya tuloy-tuloy ako yung pagliligaw ang content ko sa Senado. Nakapag-present po kami sa employees ng Senado. Ay pinili po ang Antipolo over Fort Bonifacio. Ito po ay two weeks ago po ginawa. Sa Senado rin po mismo. At sila rin po ang nag-imbita sa amin. Sa mga senador, ako po, I believe in the product we're selling. I believe in the thing. Naginimundan po ako na, sabi ko ako kanina naman nung doon, first line I uttered was, help, tulungan niyo po kami na to come up with one reason over, versus several reasons we have presented bakit sa Antipolo. Tulungan niyo po kami to come up with one reason kung bakit dapat sa taging. Because up to this day, hindi po namin maisip ano po ang isang dahilan lang na nakakalabang ang taging over Antipolo. Okay. Mayroon siya po na naman. Pagpigyan natin yung ating senior. Senior citizen. Sir Aldo of Radio Pilipinas. Aldo. Pagkatapos kasi nilang kay sa akin. Ito magtanong kay Mr. Casiple. Hintayin ba muna natin matapos ng debate sa federalismo bago tayo mag-discuss kung saan ilalagay ang Senado? Kasi baka pag-lumas yung federalismo, wala na Senado. Pakalawa, the President has some priority measures. Number one, emergency powers for infrastructure. At siguro, dadagdag ko na rin ito for energy, no? Kasi may malaking gulong ngayon sa elektrisidad. Yung overcharging ng meron ko sa mga krimen ng mga oligarko involving electricity. Pakalawa, yung barangay appointments by the President. Wala namang prohibition dito ang konstitusyon, pero walang enabling act para sa presidente, para mag-appoint. Kaya nakabitin. Ang pangatlo, yung death penalty. Para kung meron man, maisabit namin sa poste ng Belaro itong mga traitor sa bayan. So yun lang, Mr. Casiple, ano talaga sa palagay ko ninyo? Dahil nakapag-iina ka ating kongreso na bawal ang rosaryo sa windshield, pero sa mga bagay na ito,
mga natutulog, baka nga mas mabuti na yung Senator Congress na sa Antipolo na, doon na rin sila patulugin. Bigyan na rin sila ng sleeping quarters para matapos yung mga puro investigasyon eh. Ha? At sa Kongreso, nag-aaway pa nga yung si Parinas at saka yung mga Marcoses. Ewan ko naman kung sa patungo yung investigasyon nilang yun. In aid of, ano ba yun? In aid of election to the Senate by Parinas, ano ba yan? Sa palagay ninyo? Well, nahin natin yung Federal Reserve, ano? Kasi kasama ako sa Federal Reserve Study Group. Ito na yun ang pinipilakan. Ito na yung inabot ako rin ng diskusyon dito. Ano? Tinanggap ng pinipilakan yung konsepto sa proseso na kami gumawa ng draft constitution. Ang nakalagay po doon, hindi naman ito sigurado kasi study na mga ito. Ipibigay pa ito sa yung itatayo ni Presidente na Presidential Study Commission. Yung Senado po retain. Pero iba yung magbabago ng malaki yung kanyang function. Kasi ngayon, pariho yan eh. Okay, well, gumagawa siya ng batas, gumagawa niya ng batas sa House of Representatives. Doon sa proposal, isang batin na lang ang gagawa ng batas yung National Assembly, na basically yun yung House of Representatives. Pero yung Senado will retain, ano, yung kanyang participasyon pero nasa forma ng tinatawag na consent legislation. Meaning, gagawa ng batas ng National Assembly pag apektado ang regions at ang pambansang interest ay pwede sila mag-veto or mag-consent. Yun ang isang consent legislation. Ang dahilan dito, ang proposal on the table ngayon, ang senador natin ang magiging regional senators. Butuhin from the regions, hindi na yung national constituency. At doon sa proposal na nakuha namin from leadership ng Pilipinaban mismo, pina-senator Pimitek, at tatay na. Tatay na kasi, pwede mo sabihin, father of federalism, sarili yung proposal na matagal na. Assuming na ituloy yung current proposal nila na 12 regions. Merong 3 to 6 senators per region. Kung kunin mo sa maximum, that's 72. So, ano yan? Advice yan sa Antipolo. Kasi yan yung 72 doon sa inyong itatayo, yung legal proposal yung itatayo. Hindi mo mawawala. Wala ako rin nagpo-propose kami na proposal na nakita na walain ang Senado. Natutok pa rin. Eh, doon po sa kilos mismo ng mga legislators natin related to this emergency powers ng Presidente. Business yan between Malacanang at Puri at Kongreso. Kasi ang malaking usapin dito ay yung impact sa pera at impact sa sitwasyon mismo ng bansa. Alam mo yung malaking question impact na lumitaw sa Kongreso, yung itong 17th Congress, ay ito yata isa sa pinakakunti, kung hindi man pinakakunting batas na nakasa. Naging trend na yan over the years na nagbibigay ng mas priority ang both houses sa mga investigasyon, mga hearing, kaysa sa lawmaking. May problem mo niyan kasi the constitutional mandate, the primary constitutional mandate is to make laws. Kaya nga yung hearing is only secondary in aid of legislation. Pero sa opinion ko, itong over the years, dumami yung hearing, dumami yung oras na nagasta dito. Ako payo ko sa ating legislators, baliktad rin yung trend kasi yung reason why nagkaroon ng elected officials sa Kongreso ay para gumawa ng batas. Including yung mga sa sinya ko sa dapat. Sa bang senior mga kondaki from Radio Pilipinas. Boss Gil. Yes, sir. Okay.
My question is for Mayor Ynarez. Has there been a complete ecological study on the move, on your offer for Congress to move to Antipolo? Wala na, hindi na pinutaw. Did there a complete ecological study? Wala na. Sir, before I address your question, magsusugan ko lang po yung nabanggit po tungkol sa federalism. Congress doon. Yung pong diba? Nabanggit ko ni Sir Juan na pag-aaral po sa federalism, yan din po ang isa na sinabi ko sa Senado. Kung sakasakali po na patuloy po ang pag-shift natin ng form of government, yung karagdagan mga senador, kapag natapos na po yung building na ipapatayo po na 50-story, saan po ilalagay yung mga karagdagan senador? Kasi sa ngayon po, yung planong 50-story, para lang po yung sa 24 na senador at 2,000 staff po nila. So, mga anak lang po, you're just delaying the... You're not addressing the problem, yung sa opisina po o bahay ng Senado. Because pagkatapos ng 50-story building, meron na naman po kakulangan at kinabukasan. At pangalawa, yung pong sakali na dumating ang araw na magkaroon na po tayo ng political will at ilipat po ang lower house kasama po ng upper house. Sa Antipolo po, napakalami po ng 25 hectares, pwede po sila kumasya doon. Kahit bukas din po, willing po kami ibigay ang lupa sa Kongreso. Magsama po sila dalawa. Welcome na welcome po sa Antipolo. Now sir, going back po to your question about sa ecological study. Kasama ko po yung planning head po namin. She's the department head of planning department. Ms. Wing, could probably address po our concern. Salamat po. Sir, usually po ang mga ecological study po ay ginagawa lamang po kapag ka-actual na po na magtatayo. Kasi dependent po sa klase ng building, sa dami, sa footprint po ng building, yung study na gagawin po natin. Ano yung affected area? But on the general side, nagawa na po ito ng mga studies sa kaya po meron po ecological profile ng City of Antipolo. Part of the ecological profile is stating kung anong klase po ng lupa meron ng city, particular po doon sa area. If I will remember po, yung pong lupang yun ay topsoil po. Kadalasan po, nangyayari po yung sa Cherry Hills kapag ka nagkaroon po ng movement yung lupa po natin at nawawala po yung topsoil, tinanggal, saka po nagtayo. This is the topsoil of the property of the City of Antipolo, meaning wala pa pong masyadong movement na ginawa po doon sa area except on the road tracing na ginawa po and all the concreting na ginawa. So, based on ecological profile of the city, generally, meron na po ito at considered safe yung area. Now, kapag itatayo na po yung building, that's the time po na kapag may mga mitigating measures na ilalagay, naka-integrate po ito sa engineering, detailed engineering designs na gagawin for the building. Kaya ako po naitanong niya ang ecological study, dahil po ngayon tayo nasa 21st century, ang Manila po ay magiging isa sa mega cities, megapolis. Kaya kinakailangan natin considerahin ang Antipolo is a watershed contributor sa Laguna Lake doon sa aquifer, no? Kinukunan natin ng tubig para sa tao yung nagagamit. Eh, yun po ay nabawasan na nabawasan. Gumawa po ako ng documentary on the Philippine forest, the cropland, at saka wetland noong 1987, 88, 89. At yun po ay nakita natin kung gaano ang nawala sa ating kapaligiran. Ngayon, isa pa, kapag kayo lilipat ninyo ang mga tao doon sa Antipolo dahil lilipat ang Senado, magkakaroon po tayo ng traffic jam. Kailangan mo labaran ng mga kalye. Una, pangalawa, magpuputol ka ng mga kahoy. Pag nagpuputol ka ng kahoy, apektado ang watershed, apektado yung Laguna Lake, apektado yung aquifer, apektado ang iinumin ng tao, apektado rin ang Raymond Dam, ang Taliwa.
isang bilyon. Pati yung nandun yung proposed hydroelectric, so, yun ang gusto kong sabihin. Dahil, kasama din dyan yung pollution. Pag nagpatay ka ng kahoy, yung pollution mo, dahil dumami ang tao, dumami ang sasakyan, marami ang tubo, yun, kakaroon ka ng pollution. Baka magkaroon tuloy ng epekto sa health ng tao. Thank you very much, sir, for that question and observations po. Ang Antipolo po, not all parts of Antipolo is part of the watershed. Meron po kami 38,504 hectares, 18,000 of which is a watershed. Ang proposed site po for the Senate building ay hindi po parte ng watershed. So you can be assured na iniiwasan po ng Antipolo City ang encroachment sa watershed natin. In fact, ang kapapanalo lamang po ng City of Antipolo pagdating po sa pangangalagaan natin sa environment national category po ito. So apart from that, advocate po ang city government ng pangangalaga po sa environment. In fact, yung pong mga puno na tinanggal po sa development po ng LRT, hindi po yun nasayang kasi lahat po yun binol o kinuha po ang kanilang hanggang ugat po at inilipat po sa area po ng site ng Antipolo para hindi po siya masayang. So you can be assured na kaya po green building yung pinopropose ng City of Antipolo kasi we want to complement development with the environment. So it's a complementary development for the City of Antipolo. Yung carrying capacity kasi, the carrying capacity of Antipolo itself, including the population. So wala pang study. Sama yun. Wala pa. Sama. Sir, ang sagot ko kung meron or wala, I believe meron na po. Second, just to prove our point po. Before, I was given the privilege to serve the province as its governor po. And back then, the president of Ayala Corporation approached us, the Rizal Provincial Government approached me, at nagpahiwati po na gusto po nilang pilhin yung 2,300 hectares na pag-aari po ng Rizal Provincial Government sa Tanay. Parehong daan, Marcos Highway, yung reach Tanay, dire-direso lang po yan. 2,300 hectares, gusto po nilang i-develop. Maganda po sana sa amin yun. It would also spur the economic growth of the entire province. 2,300 hectares, Ayala ang magde-develop. Mas maganda po. I believe, mas maganda po yan kaysa hindi po sa aming pinag-alaban ngayon. Ngunit hindi po namin pinag-alaban. Simply because 1,900 out of the 2,300 hectares of the land owned by the Rizal Provincial Government is classified as watershed. It's a watershed. So, hindi po namin pinayagan. So, just to prove our point, na hindi po namin isasakripisyo ang kapaligiran over development such as this one. Salamat. Last two. Okay. Kung hindi kaya ang usapin ito sa negosyo kasi hindi ba magbabago ang rate, provincial rate from the city. Yung sahod ng city, yung mga diapo ng sinato, may 2,000 yun. Pag inilipat sa Antipolo, di ba ang rate ko is provincial rate? When it comes to salary sa sahod, hindi rin kaya magbabago yung kanilang sahod. Kasi isa sa mga strategy ng mga business eh, kung punta sa provincial, para ang sahod sa mga magandawa, maliit na, pero laki sila. I don't know if I'm in a position to answer that, sir. But siguro po, nasa dole na po ang pag-aaral niya. Pero makukomento lang po sa traffic na nabanggit po ni Sir kanina, nakalimutan ko lang po sa traffic na idudulot itong paglipat sa Senado. According to Zyka, ulitin ko lang po, nabanggit ko na po ito kanina. According to Zyka, we are losing 4 billion pesos a day. For traffic. Kung ikukumpara po natin, kahit mag-traffic sa Antipolo at mag-traffic sa Taguig or sa buong Metro Manila, at sabihin na natin, pareho sila ng level ng traffic.
Parehong malala, parehong eksakto. Masama. Kasi sama. Yung negosyo na apektado sa Rizal, kumpara sa negosyo na apektado sa Metro Manila, langit at lupa ang pagkakaiba. So yung 4 billion pesos, hindi po ako economist, pero baka mali po ako, pero sa tingin ko naman po, sumama ang traffic sa Antipolo, pareho ng kasiksama ng traffic sa Metro Manila, yung 4 billion, baka contribution lang po namin doon, kakapilanggot, kumpara sa traffic na nasa business district sa Fort Bonifacio and its surrounding areas like Ayala Center. So, so traffic, of course, it would, kasama po yan ng progreso na may kasunod na traffic. Pero tinitimbang naman po natin versus the traffic it's being, it's causing in Metro Manila. One of the important subject matter po yung postponement ng mga retention. So, ganun yung ating local chief executive. Kasi ngayon, lumalabas yung mga postponement ng mga retention sa mga point na lang ng PC. Pero may kong bilang mayor, naging governor ng mga ano ang comment nyo dun sa mga barangay na hindi may ilik ang mga constituential na gusto ng mga tao at gusto kapalitan naman yung iba at yung iba naman ang magandang performance ng barangay campaign. Ako po wala ng chance sila na makatakbo kasi mag-a-appoint mo kahit hindi sila ma-appoint mo. Mayor. Ano, hanggang sa araw po na ito, wala pa hong konsultasyon na nangyari. Wala pa rin po kami alam na kuhawap na impormasyon kung paano po mangyayari kung sakaling i-appoint. Kaya hindi rin po kami makapagbigay ng aming opinion. Ano po ba ako may iwang kapitan ng barangay? Ano? To be honest, ayaw nila ng postponement. Well, siyempre po, yung mga malalakas at walang kalaban, gusto nila. Pero, may eleksyon. Tatanggalin sila kasi mag-OIC mo, magdalagin ang OIC. Kaya naman pumanok. So, kung malakas ka o walang kalaban, ang gusto mo, may eleksyon. Kung mahina ka at may kalaban, ang gusto mo, walang eleksyon. So, ngayon, ang gusto mo, walang eleksyon, at ikaw pa rin, all over capacity. Ngayon, doon naman sa pag-appoint, walang makapagbigay ng komento dahil wala pong parameters na ibinibigay ko sa amin kung sakaling yun ang mapiling mode of selecting our barangay campaign. Si Congressman Belaro naman, naka-approve na sa inyo, di ba ba sa committee ninyo? Pero ano ang comment niya naman yung Congress? Kasi magkani, meron mga pending bills ngayon sa Congress regarding the postponement of the current elections and the move of selection. Pero wala pang definitive doon kasi hindi pa siya talaga nang finalized. So I think that is one of the priority bills after the SONA. Yung po ang isang kapusang kasi malapit ka na yung fact the government has already issued a request for us to resolve all these pending legislative measures para magkaroon sila ng guide na yun ang mga gagawin sa... Kapag hindi nyo na-resolve yun, kung re-election? Ang personal opinion ko lang, baka malaki ang chance na ma-appointment. Presidente ang mag-appoint. Kung sino malakas kay Presidente,
gusto nila magkaroon ng pwedmena. Yung mga mahina, siyempre ayaw. Meaning, ang pinapasokan ko sa ganyang issue ay political battle. Kaya nasabi ko, Supreme Court ang ending niya. Kasi may basis to petition, ano? Na isa ko lang bahala ng constitutional ng gano'ng law. Elected position yan eh. The constitution doesn't grant the president any general power na magtatanggal. Yung general supervision is not improved, does not improve yung in mass, ano? Tanggalin yung formal reason at all. Usually, ang ano dyan, kaso kasi sinuspend mo ng presidente, nag-appoint siya ng OIC kasi dahil subsequent yun, ang gano'ng kaso. Pero yung tatanggalin mo, kahit anong reason na gawin mo, lahat. May problem tayo na rito ng ano ba talaga ang constitutional mandate niya. Eh pag mag-inagosyo kasi, ano mo na, Supreme Court niya. Well, sa bagay lang, kami sa Liga, ayaw namin matuloy ang eleksyon. Kasi kung matuloy ang eleksyon, uupos si Gani Oro, iwanan tayo dito. And on that note, mga kapatid, we'd like to thank you very much. Pahampan natin ating mga pina at umangan. So, salamat din ang marami sa inyong lahat ng mga pasapalang tulida. Yung panawagan ng ating kapatid na si Mrs. Lani K. Meron ang impressionist. Kung pwede huwag niyong kalimutan at tulungan natin sila para makamit ang justisa sa kamatayan ng ating kapatid sa anak buhay na si Lani K. So again, thank you, Mayor Junior Ynarez. Thank you, Pamon Casiple. And thank you, Congressman Belaro, sir, for joining us in the morning. Salamat po, ano marami. Thank you, thank you, thank you.